Lagi namang nandyan ang pag-aasawa. Sabi ni Ruby, 35 years old at in a long-distance relationship sa kanyang Pakistani boyfriend. Ang inisip ko pa kasi sa ngayon, wala pa akong sariling bahay, wala pang permanenteng trabaho. Okay lang naman kahit hindi ako makapag-asawa, matandang dalaga. Kung magmamadali ako, tapos babagsak lang sa paghiwalay dahil walang ano, wag na lang. Si Chody naman may anak na sa unang nakarelasyon at ngayong may bagong nobya, handa nang magpakasal. Pero todo ipon muna. Dahil na rin sa mga hardships na pinagdaanan ko growing up. So siguro ayoko rin na maranasan yung mga unnecessary hardships nung magiging anak ko. Eh nung anak ko na ngayon. Ilan lang sila sa mga pinipiling ipagpaliban muna ang pagpapakasal. Sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, pinatatagal na ng maraming Pilipino ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Una, dahil sa economic uncertainties na dulot ng COVID-19 pandemic at dahil na rin sa mahal na mga bilihin. Pababa rin ang bilang ng mga naipanganak na sanggol mula 2017 na may 1.7 million registered live births kumpara sa 1.6 million noong 2018 at 2019. Mas lalo pang bumaba ito noong 2020 sa 1.5 million at noong 2021 sa 1.3 million pero nakabawi noong 2022 sa 1.4 million. During the pandemic, we were expecting na mag-shoot up yung births, no? Because people were at home, so ibig sabihin mas maraming chances to have sex, no? It's surprising na the pandemic was not top of mind for the people of the Philippines. Actually, more economic talagang naging concern pala nila at that time. Pababa rin ang bilang ng mga nagpapakasal na tumaas naman pagkatapos ng pandemya. Ang nakikita natin sa data is ang uso pala talaga live-in arrangements. And these are young people, those below age 30, ang nakikipag-live-in. Yung changing values din, actually yung study namin, the one that I was mentioning about, yung mga Filipino couples also prefer pets. Yung mga younger than having a child. Tumaas din ang paggamit ng contraceptives mula 40% noong 2017 sa 42% noong 2022. Naiiba naman sa bawat babae ang kanilang ideal age ng pagbubuntis, pero may paalala ang eksperto. We identify women already being high risk once they reach the age of 35. Again, but it's a case to case, it's individualized. Merong some women who has more predilection or mas may meron silang mga risk factors to develop diseases, no? Even before the age of 35. Sa report, no, marami nang adolescent pregnancy, mm-hmm. no? Because pinaniniwalaan, no, based on evidence that yung edad na ito ay hindi pa rightful para magkaroon ng pregnancy dahil hindi pa nila nare-reach yung tamang development at this time. Anumang edad o kasarian, may balak mang mag-asawa at mag-anak o wala, sabi ni Demesa, dapat alagaan ang reproductive health sa tulong ng exercise, tamang diet, cancer screening at regular check-ups sa doktor kahit walang nararamdaman. Ara Perez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.